oblasyon ng mga nakrosposting, ng mga chapels, groups at aaron na kailang manmanan ang bayan na kailang pupuntahan. At nagulat ito kung paano sila makapasok doon. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, ang ating Panginoon ay nilapitan ng isang kananahita dahil sa kanyang anak na inalis. Puno ng bawat lipi at patitikan mo ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo. Pagkaraan ng 40 araw ng paninigtik, umuwi na sila at humarap kina Moises. Ang sabi nila, nagpunta kami sa lugar na pinatiktikan ninyo sa amin. Mainam ang lupaing iyon, saganang sagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungang kahoy na kinukuha namin doon. Ngunit, malalakas ang mga tagaroon. Malalaki ang lunsod at matiti ang mga kananiyo. Pagkatapos nilang magsalita, pinatahimik ni Caleb ang bayan at kanyang sinabi, hindi tayo dapat inila ng buo. Nakita namin doon ang mga Nephilim. Sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinasasabi ko. Buhay akong Panginoon, pagpapahirap upang madaman ninyo ang aking puot sa loob ng panahong yaon. Akong Panginoon ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang. Ang salitas ang sinunod nila, hindi ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos ang tagapagligtas na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagbigyan na po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at sunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Ang ating mga pagbasa, sa unang tingin, ito ay puno ng kontrobersiya. Pero ang tunay na ipahayag dito ay ang tungkol sa pananampalataya o pananalig at iba pang mga bayan na tinuturing na ipinangako ng Diyos sa kanila. Kaya mayroon po silang pinapupunta na iilang magmamanman at mag-aaral sa sinabi ng ating Panginoon. At ito yung tunay na mensahe. Napakalaki ang iyong pananalig. Kasama natin galing na utos sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa loob, Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa unang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan sa inyo lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan
sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang. Jesus, hilumin mo aking sugatang puso. Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay yung tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsusubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa, kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Timsel ng Quiapo, kayong manaugnay sa iba't ibang social media platform at nakustusting sa iba't ibang paraan na ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kilagi ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng Poong Jesus Nazareno. Ang panampalataya po natin o pananalig sa Diyos ay siyang dapat mag-uugnay sa ating lahat sapagkat iisa lang ang ating Ama at siya'y may tunay at dakilang pag-ibig para sa lahat na kanyang gustong iligtas at magmana sa kalangitan. Ngayon po ang pagbasbas, mangyari pa lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Mahal na pong Jesus Nazareno, inagmosan ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na nila yung katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalimahin na sana at mga bagay-bagay. Sa pangitan ng benisyon ito na may maalala ang pangako ng sabinyag na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayaking taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas
Ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nilulwalhati ka namin.